Naun siya mi ang biyahe pa Qatar ng isang OFW matapos puniti ng mister ang kanyang pasaporte at boarding pass sa mismong araw ng flight. Narito po ang aking report. Halos manlumo sa kaiiyak ang babaeng OFW na yan sa Naiya Terminal 1. Balik Qatar na sana siya para magtrabaho ulit bilang domestic helper. Pero ang kanyang mister, inabangan siya sa airport at pinunit ang kanyang passport at travel documents. Naun siya mituloy ang kanyang pagbiyahe. 7 years ako nagtrabaho, walang trabaho yan. Ayaw niya nga na umalis ako. Pero sabi ko, magtatrabaho ako para sa mga anak namin. Kwento ng babae, hiwalay na raw sila ng mister. Ayaw ko na nga tumira doon kasi binubog niya ako. Anantayin ko, papatayin pa niya ako. Aminado ang mister na sinaktan niya ang kanyang misis pinakahuli noong bisperas ng bagong taon. Ayaw niya raw umalis ang misis nang hindi sila nagkakaayos. Pagbaba pa naman ng bus, ang bilis eh. Ayaw. Parang ayaw na ako makita eh. Inisipan ko punitin para hindi makaalis. Hindi ko lang po alam, kakasuhan ako eh. Hawak na siya ng PNP Aviation Security Group. Na-inquest na siya sa mga kasong paglabag sa Philippine Passport Act at Violence Against Women and Children Act. May parusang sino mang naninira ng passport, multang 60,000 hanggang 150,000 pesos at pagkakakulong ng 6 hanggang 15 taon. Sa paglabag naman sa Violence Against Women and Children Act, multang 100,000 to 300,000 pesos at kulong na isang buwan hanggang 20 taon. Sinubukan ng DFA na kontakin ang phone number ng babae na nasa file nila pero di ito makontak. Pwede naman daw siyang mag-email sa oca@dfa.gov.ph para matulungan sa kanyang passport application. Ayon naman sa isang senior lecturer ng UP Department of Sociology, may mga pagkakataong nauuwi sa pananakit ang financial empowerment ng babae o dahil siya na ang breadwinner ng pamilya. Usually, yung mga lalaki, no, feelings of, naliliit sa sabihin nila lang. Kaya kung ano-ano sinasabi nila, like, pinagpapalit mo ako, nangangaliwa ka, and to assert their dominance again, pinapaiting nila yung abuse dun sa babae. Turok ka na lang sa kanila, madam. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.